Praise the Lord. Dahil lang po ay magsitayo kung saan po ninyo ang inyong mga Bibles. Jonah. The book of Jonah. Alam po kong marami sa atin ang nakakaalam na sa mga talata nito. But ito po ay salita ng Diyos and I'd like us to be to understand what the Lord wants us to understand this morning. Jonah, the book of Jonah. Yan po ay pagkatapos ng Obadiah. Yan po ay nasa Old Testament. Bago yan magmaita. At babasahin po natin ang tatlong talata sa unang chapter, verses 1 down to 3. Okay. Kung nariyan na po kayo, say hello name. Okay. Yan po ay salita ng Diyos. Ito ay salita ng Panginoon. Ito ay kanya rin binanggit kung siya ay nandito sa kanyang lupang ministeryo. Ang talatang ito, no? Ang buhay ni Jonah. At alam ko po na sa pamamagitan din ng buhay ni Jonah, maraming mga mananampalataya ang tinawag ng Diyos, maraming mga mangangaral ang tinawag ng Panginoon dahil po sa buhay na ito ni Jonah. At alam ko na sa umagang ito ay ganoon din ang gagawin ng Panginoon. Pag ikaw ay tinawag ng Diyos, ay dapat lamang tayo ay tumalima sa panawagan ng Panginoon. Because, you know, there are always barriers for ignoring God's call. May mga bagay na nasa mga nangyayari sa mga hindi sumusunod sa panawagan ng Diyos. If we ignore the Word of God, if we ignore the call of God, there will always be barriers. Meron pong mga bagay na hindi magandang mangyayari sa isang nagbibingi-bingihan sa panawagan ng Diyos. Baka matuluyan ho yan. Kaya ho, ngayong umaga, it should be our prayer that if God calls you, any one of us here, God calls you to a certain ministry, maybe to a full-time work, or maybe to become a missionary, or maybe to become a pastor, or maybe a certain minister, a choir member, or whatever, na ikaw ay tinatawag ng Diyos, huwag kang magbibingi-bingihan. I'd like you to listen very carefully and let the Lord, the Holy Spirit, work in your heart. At ikaw ay sumunod. Dahil kapag hindi ka susunod sa panawagan ng Diyos, there will always be dangers, the perils of ignoring God's call. And verse number 1, ito pong sinasabi, now the word of the Lord came unto Jonah, the son of Amittai, saying, arise, go to Nineveh, that great city, and cry against it, for their wickedness is come up before me. You see, the Lord, the word of God came to Jonah. At napakaliwanag sa hisikat ng araw ang panawagan ng Diyos. You arise, get up, go to Nineveh. Punta ka doon sa syudad ng mga Ninevites, the Nineveh. That great city, it's a great, great city. And he said, cry against it, for their wickedness is come up before me. Verse number 3. But Jonah rose up to flee unto Tarshish from the presence of the Lord. And went down to Joppa, and he found a ship going to Tarshish. So he paid the fare thereof, and went down into it to go with them unto Tarshish from the presence of the Lord. You know, when you ignore the call of God, you would always flee from the presence of the Lord. Yan yung dalawang beses na binanggit yan sa verse number 3. But Jonah rose up to flee to Tarshish from the presence of the Lord. And went down to Joppa, and he found a ship going to Tarshish. So he paid the fare, nagbayad siya, and went down into it to go with them unto Tarshish from the presence of the Lord. It's a great parable of ignoring the call of God is really getting out of the presence of God. Ika'y lumalayo sa presensya ng Panginoon. At yan ay bagay na napakadelikado. Dangerous sa isang mananampalataya to get out from the presence of God. You know, as men na nagsabi that the safety is not really the absence of danger, but safety is in the presence of God. And if you get out from the presence of God, kung ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay, you are just inviting dangers into your life.
At marahil, ito ay iyong ikasisira. Buti sana kung bibigyan ka ng pangalawang pagkakataon ng Diyos. Pero kung hindi ka niya bibigyan ng pangalawang pagkakataon, saan ka pupulutin? Sabi nga ni Erap sa kangkungan, may buti na lang sana kung sa kangkungan makakabangon ka pa. Yeah, bilang mga anak ng Diyos ngayong umaga, I'd like us to be really to hear the Word of God and listen to His prompting in our hearts. Ano ang nais ng Diyos sa buhay natin? And let us not get out from the presence of God. Amen? Again, ang Diyos, pagtalay mo po ang mga talatang ito at iba pang talata na amin pong bubuksan upang makita namin, Panginoon, ang dangers, the peril, ang kapahamakan ng hindi nga po pahikinig sa inyong panawagan. That when we ignore, Lord, I pray that you help us out. Kung meron ka pong mga tinatawag na mga mananampalataya ngayon, certain in the ministry, for a task, na sila lamang po ang inyong binigyan ng pagkakataon para po gawin ito, Panginoong Diyos, ngayong umaga, ikaw po yung manawagan. At makita nila, Panginoon, makita ng bawat isa sa amin na hindi kami dapat umiwas sa panawagan ito sapagkat may mga kapahamakang nakaabang sa mga tao, hindi nga po naikinig sa inyong apong panawagan. Tulungan niyo po, Panginoong Diyos, sa bawat isa sa amin na ang mga puso ay hindi maging matgas sa inyong apong panawagan. At ang mga tenga ay hindi nga po maging bingi, pinig sa inyong apong panawagan. Manguna ka po sa amin, Panginoong Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, please take your seats. As a sort of introduction, I'd like you to look at Proverbs chapter number 1. At nariyan po ang isa sa mga warning ng Diyos sa mga tao that would constantly ignore the presence or the Word of God. And it's a verse number 24, because I have called and you refused. Are you there? At sabi ng salita ng Diyos, because I have called and you refused, sapagkat ako'y nanawagan, pero ikaw naman ay hindi tumugon. Instead, you refused it. Because I have called and you refused, because I have stretched out my hand and no man regarded, aking inilagas ang aking kamay, pero hindi pinansin ang aking kamay. And sabi ng Panginoon, verse number 25, but you have set at naught all my counsel, ang aking mga panawagan, ang aking naikipag-usap sa inyo, all the counsels of God, at lahat ng mga yan ay pinadala sa atin. Lahat ng mga counselors ay pinadala din sa atin. Lahat ng mga panawagan ng Diyos sa kanyang salita ay binigay sa atin. And yet you have regarded, at ang sabi nga ng Panginoon, you would not of my reproof. Nung ako ay nagagalit, nung pinagagalitan ko, pinagsasabihan ko ang iba upang ikaw naman ay matuto. You know the word reproof? Pag sinabi kong reproof, ito po ay paggalit sa iba upang ikaw ay matuto. Example, hindi ho sa inaanglahi yung iba o hindi pinagtatawanan yung iba, kundi pag sinabing reproof, tiyari ang aking anak ay pinagagalitan ko. Sabi, huwag kang gumayas sa kanya, hindi dahil inilulokdown ko yung tao na gagayahin niya. No, I'm just reproving my child. Kaya na kung sinasabi na huwag mo siyang gagayahin sapagkat siya'y nagmumula, sapagkat siya'y hindi pumupunta na simbahan, ay hindi ko yan iniaglahi yung taong yun. It's a reproof. Do you know that? When God reproves somebody else, ay para tayong kanyang mga anak ay matuto rin. Pero tingnan niyo ang sabi nga ng Panginoon, because I have reproved somebody else, I have stretched my hand, and no man regarded, but you have set at naught all my counsel, and would not of my reproof. Kaya nga kung minsan ay gumagamit ng Diyos kahit hindi ho niya, anak, nire-reproof niya, pinapakita niya sa iyo, na hindi naman siya ligtas, wala naman siyang kinalaman sa iyo, pero nakita mo yung kanyang buhay, nangyari sa kanyang buhay, it is God's reproof. It is God's counsel. It is God talking with you. Na dapat ay hindi ka rin kumaya sa kanya. At sabi ng Panginoon, but you would not of my reproof. Hindi mo ginagawa. Hindi ka. You do not take heed. Hindi ka naniniwala sa akin. Yung lahat ng counsel. Andiyan ang Sunday school teacher. Andiyan ang iyong magulang. Nandiyan ang pastor na nangangaral ng salita ng Diyos. Nandiyan ang iyong mga kaibigan na ginagamit ng Panginoon. Nandiyan
nandiyan sila lahat. Nandiyan ang circumstansya. Nandiyan ang lahat ng aking ginagawa. Pinapakita ko sa iyo. Nakita mo yung kapitbahay mo. Nakita mo yung kaibigan mo. Nakita mo yung iyong acquaintance. All these things are under God's penmanship. Wala akong nangyayari dito sa mundo na hindi alam ng Diyos at hindi pinahintulutan ng Diyos. At alam mo kung bakit nakita mo ang bagay na yan? Because it forms part of the great reproof of God. Pero kung ikaw nagbibingi-bingihan at ikaw ay hindi mo nakita, hindi mo tinitingnan as God's reproof. And sabi ng verse number 26, look at verse number 26. I also will laugh at your calamity. I also will laugh at your calamity. I will mock when your fear cometh. Ang sabi ng Panginoon, kung ikaw din ay darating, mararanasan mo yung nakita mong kalamidad sa buhay. Marahil ang hindi naman Kristiyano, pero nakita mo at alam mo ang kanyang buhay. Alam mo na masama ang kanyang buhay. Alam mo na siya ay marahil bata na hindi sumusunod sa kanyang mga magulang. At nakita mo ang kanyang buhay, but you regarded not the reproof of God, that you did not hear the counsel of God. Nakita yan. Ito yung nangyari sa kanya. Ang mga counselors na detestify sa'yo. Napakaraming mga Kristiyano ang nagsasabi sa'yo. But when we come together and they testify about the work of God, that is God's counsel. But you would not hear, sabi ng Panginoon, when your calamity comes, I will also laugh at you. At ang sabi pa ng Panginoon, not only that I will laugh at you, I will mock when your fear cometh. Bigla kang natatakot sa mga bagay na hindi mo naman alam na mangyayari. Takot na takot ka. Pero sabi ng Diyos, I will not give you strength. Remember that Jesus said that I have come that you might have life. At ang sabi kay sa Timothy, God has not given us the spirit of fear, but of power and of a sound mind. But I will take that power, I will take that sound mind, and you will be fearful all of your life. Alam mo ba na yan ay bagay na nangyayari sa ating buhay sapagkat hindi tayo nakikinig sa panawagan ng Diyos sa ating buhay. And sabi niya sa verse number 27, when your fear cometh as desolation and your destruction cometh as a whirlwind, when distress and anguish cometh upon you. Look at that. Binumay doon mga kalaban ng isang tao. Sabihin natin, marami ka mang pera, nakatapos ka man sa iyong kurso, marami ka mang kayamanan. Pero sabi ng Diyos, when there is distress and there is anguish in the soul, anong magagawa ng iyong pera? Anong magagawa ng iyong profesyon? Anong magagawa ng maganda mong bahay? Anong magagawa ng maraming pera sa bangko? Anong lahat magagawa yan when there is anguish in the soul? When there is fear? Hindi ka makatulog. Lahat na lang ay iyong kinatatakutan. Ano ba kung bakit nangyayari sa atin kung minsan ang bagay na ito sapagkat hindi tayo nahikinig sa panawagan ng Diyos sa atin. And He lifts the hedges that protects you from all these things. And then sabi sa verse number 28, then shall they call upon me, but I will not answer. Sapagkat ang isang Kristiyano, kapag siya'y nasukol, kapag siya'y may problema, hindi ba yun ang kanyang palaging iniisip, Panginoon, patawad po, magsinsisi na ako, gagawin na po, babalik na po ako. Pero hindi makikinig ang Diyos. You will seek me, but you will not find me. Sabi ng Panginoon, then shall they call upon me, but I will not answer. They shall seek me early, but they shall not find me. Oh, how futile it would be when a Christian would cry and cry upon the Lord, but the Lord shuts His ears from listening. Na paano magandang ating panawagan, kumakatok tayo, pero hindi nagkikinig ang Diyos. We seek Him early, but we cannot find rest into our souls. Bakit ho nagkaganon? Sapagkat hindi nakinig ang isang Kristiyano. Verse number 29, and sabi niya, but that they hated knowledge and did not choose the fear
of the Lord. Verse number 30. They would none of my counsel. They despised all my reproof. Therefore shall they eat of the fruit of their own way and be filled with their own devices. Sapagkat mas ninais ng tao ito, ng ninais ng Kristiyano ito, makinig sa kanyang puso, makinig sa dikta ng kanyang laman, makinig sa dikta ng pera, makinig sa dikta ng kaaway. Ay sana naman hindi na ikinig sa panawagan ng Diyos, then they shall be filled with their own way. Wala hong lumaban sa Diyos na nagtagumpay. Wala hong tumakbo sa panawagan ng Diyos na siya ay naging masaya sa kanyang buhay. Hindi siya patatahimik. And sabi ng verse number 31, therefore shall they eat of the fruit of their own way, and they be filled with their own devices. For the turning away of the simple shall slay them, and the prosperity of fools shall destroy them. Yan po mangyayari sa mga tao na kinakausap ng Diyos, pero hindi ho siya nakikinig sa salita ng Panginoon. Kaya nga ho, kung babalikan natin ang buhay ni Jonah, makita natin that he also did ignore the call of God. The word of the Lord came unto Jonah. Ang salita ng Diyos ay nakarating sa kanya. Alam mo ba, kaibigan, kapatid, kung ang salita ng Diyos nakarating sa iyo at ipinaunawa sa iyo ng Diyos, and He touched your heart, and He constantly seeks you through your mind, pinaaalala niya ang kanyang salita sa iyo, the Word of God has come to you. Pero nakita natin si Jonah, when the Word of God came to him, at ang sabi na, rise, go to Nineveh, the great city, and cry against it, their wickedness has come up before me. But Jonah rose up to flee unto Tarshish. Hindi nga siya nakipagdambuno sa Panginoon, hindi nga siya nakipag-argue sa Panginoon, hindi siya nakipag-usap lang sa Panginoon. Alam na yun, he understood that God came and that the Word of God came to him. Pero ano kanyang ginawa? Inilihis niya ang kanyang kaisipan. Inilihis niya yung panawagan ng Diyos. Imbis na siya pumunta doon sa Nineveh, siya nga ay he arose. He really did arose. But he did not go to where God wants him to do. And where God wants him to go, siya ay nagpunta doon sa Tarshish. And so he fled from the presence of God. Si Jonah ay hindi yung unang gumawa niyan sa buhay. Si Adam ay nakalabing na siya ay lumihis sa panawagan ng Diyos sa kanyang buhay. Genesis chapter 3, tingnan po ninyo. Na inatasan ng Diyos si Adam to dress up the garden. Kung kanyang gagawin, dress up the garden. Pangalanan kong lahat ng mga yan. Ha, kung ikay nagugutom, ikay kakain, do not eat the fruit of the tree of the knowledge of good and evil. Pero siya ay siya'y naninlang ng away. At siya'y kumain sa bagay na ipinagbawal ng Panginoon. And so when the Lord came to him, tingnan niyo sa verse number 8 of Genesis, and they heard the voice of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. They heard what? The voice of God. Narinig nila ang boses ng Diyos that He was walking in the garden, that He was coming to them, and Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord. Sila ay tumakbusaan sa presensya ng Diyos. Samantalang ang presensya ng Diyos ay itong bagay that there is so much protection, but they hid themselves from the presence of the Lord. Kaya na ho, ano nangyari kay Adam and Eve? Sila ay nawala ng kapangyarihan at karapatan doon sa tree, at sila ay napalaya sa Garden of Eden. At kung tayo ay nahihirapan man sa ating panahon ngayon, ay yan lamang ay bunga ng unang pagkakasala ng ating po ninuno sa Adam and Eve. At kung ikaw ay nahihirapan dahil nga sa sakit, nahihirapan sa mga bagay dito sa mundo, it's because it always reminds us of their sin in the Garden of Eden. Why? Because they fled from the presence of God. Sumunod ang kanyang anak na si Cain. Alam natin ang pangyayari dyan kay Cain. Sila nag-offer.
They gave him an offering. Pero si Cain, hindi siya sumunod sa panawagan ng Diyos patungkol sa pag-offering. Ang gusto niya, masunod ito lang, ito kaya ko, sapagkat ito ang trabaho ko, yung binigay ko sa Diyos, kung ayaw mo, ay liwag mo. Maraming Kristiyano ganyan. Ako mag-iha magbibigay. Siyempre, hahanapin mo yung gusto ng iyong pagbibigyan. Amen? Amen? Kapag may birthday, di ba tinatan mo, anong gusto mo? Ito yung, ito ang aking gusto para sa'yo. Gusto ko sa'yo, ito, cake, even diabetes. Basta cake sa'yo, at saka ice cream. Pagkatapos mag-celebrate tayo, anong gusto nang mangyari? Eh, di siyempre siya lang kumain, hindi yung may diabetes. Tama? O kaya kinakailangan. Pero, masarap yung 4 drops lang yung pulpurun. Pwede yun. Tingnan yun, ha? At itinago ko kasi may mga... May mga kukuha nun. Okay? Yung gusto mo, yung gusto, tama? Yung gusto ng pinagbibigyan ko. Eh kung gusto mo, gusto ko, isuot ko, Michael, ay dapat red. Red na pantalon, red na medyas, at saka red na barong. At ito binili ko para sa'yo, tara, gumastos pa ako, Michael. Isuot mo yan ha, pati sapatos, red. Ay, kahit panibigay mo sa'yo, gumastos ka na napakarami, kung ayaw naman niya, ano gusto mong kulay, Brad? Pink. Eh kahit na, ikay gumastos, kahit na lang, pag ibinigay mo sa kanya at ayaw niya, hindi yan tatanggapin. Amen? Ito rin po ang pangyayari sa buhay ni Cain. Sabi niya, sapagkat siya yung farmer, ito aking pinaghirapan sa buhay, itong ibibigay ko sa Diyos. Pero maniwalag sa salita ng Panginoon, ang nais ng Diyos na offering ay tupa may buhay. At yung dugo, yun yun, may dugo, yun ang sinasabi ng Panginoon. Pero ayaw na, kaya nga hindi tinanggap ang kanyang offering. At ano nangyari? The verse 16, nung siya pinagalitan ng Diyos, siya, sapagkat siya pinatay niya ang kanyang kapatid, verse 16, and Cain went out from the presence of the Lord and dwelt in the land of Nod on the east of Eden. Pero mo yan. Dahil sa hindi pakikinig sa salita ng Diyos, sa panawagan ng Panginoon, you cannot live in the presence of God. Kaya na kahit nandito ka sa simbahan, kagaya din ang sabi ng Proverbs that I was almost all evil in the presence of my pictures. Alam mo bakit? Sapagkat hindi ka makatatagal sa salita ng Diyos. Na hindi na maging masaya, hindi ka na masaya sa pagsisimba. Bakit ho? Sapagkat ikaw ay palaging sumasalangsang sa salita ng Panginoon. Hindi ba kapag nag-preach ang pastor mo at ikaw ay nagawaan siya ng sino na naman nagsumbong? Pinersonal na naman ako ng pastor. Ay, bakit ba nasasaktan ka? Eh, kasi nga, lumilihis ka saan? Sa salita ng Diyos. Kapag nalihis ka at nangangalan sa salita, ako na naman yun, ako na naman. Ay, paano ka nga mag-i-enjoy sa bahay-sambahan ng Panginoon? Paano ka makakata, oh Lord my God, when I in awesome wonder, consider all the worlds thy hands have made. Ano makakanta? Because you are out from the presence of God, kaya na ako ngayon umaga, ay dapat maunawaan natin that the peril of not not acceding to the call of God is fleeing from the presence of God. And when we flee from the presence of God, there will be no peace. There will be no joy. Amen? Walang kailan. Tingnan po niyo ang Psalm chapter 16. Psalm chapter 16, in verse number 11, makikita natin ang presensya ng Diyos kung ano kanyang ibinibigay sa atin. Thou wilt show me the path of life. In thy presence is what? A fullness of joy. At thy right hand there are pleasures forevermore. Makita natin na kung ikay nasa presensya ng Diyos, there is really the fullness of joy. Ang kagalakan ay ganun na lang na hindi po pwedeng bayaran ng piso, hindi po pwedeng bayaran ng libo-libo, ng milyon, kahit paano ilagay mo, ay hindi kayang bayaran ng kagalakan na
nakakapagtaka kung ikaw ay Kristiyano when you say that you're a Christian, that you know that you have been saved and yet you have no joy. Alam mo lang dahilan, it's because the presence of God has departed. Ay kabon. The glory of God has already departed. The presence of God has departed. Ano ang papasaya sa isang Kristiyano ay makita niya at maranasan niya na ang Panginoon kahit kailan ay hindi lumalayo sa kanya, hindi siya iniiwan. At yan po'y nagbibigay ng lubos na kagalakan sa puso ng bawat isa. Kaya nakikita mo kahit pagod ang isang taong masaya ay hindi mo yan madi-discourage. Bakit masaya siya? Na kahit napagod siya at kahit siya nasaktan at kahit may kasi dukuan na saan? Sa paglilingkod sa Panginoon, you cannot discourage a man who is full of joy. Kasi yes, ang question is Amen. Inanyo si Jonah nung lumayo siya sa Panginoon. Verse number 4, Jonah chapter 1. But the Lord sent out a great wind into the sea. And there was a mighty tempest in the sea, so that the ship was like to be broken. Matindi talaga yan. Na ang isinusugo ng Diyos at tinawag ng Panginoon at hindi siya sumama, ay meron yan. Talaga makita man, wala siyang kapayapaan. Hindi mapahiyapa kanyang buhay. Sapagkat kahit kailan pag tayo tumakbo, there will always be a storm in our life. May bagyo palagi na siyang sasalubong sa iyo sapagkat sinalungat mo ang panawagan ng Panginoon. He would send a great wind unto the sea, and there was a mighty tempest in the sea. You see, he sends great wind. Akala natin ay noon lang panahon ni Jonah that he can use the wind kahit ho sa ating panahon ginagamit ng Panginoon ang malakas na hangin para proteksyonan ng kanyang mga anak. Oh, do you still remember? Yung nangyaring awayan dyan dito sa Middle East na nagpakawala ng mga ng bomb ang kalaban ng Israel at hindi na intercept ng kanilang interceptor. At sila lahat ay nag-radio na, sabi nila, diretso sa Tel Aviv, alin yung bomba na yun, diretso mawawasak ang buong Tel Aviv. Maraming mga kaluluwa, maraming mga naroon at mamamatay. Pero sila mismo nagpatutok that their God helped Israel. Anong ginawa ng Panginoon? He sent a great wind, a cloud, at yun ay dinala niya ang bomba doon sa karagatan. Look at the news today na ang ating Diyos ay buhay. Na hindi lamang siya nakatala dito sa Biblia, kundi siya ay totoong buhay. Kaya sabi ng mga kalaban, tinulungan sila ng kanilang Diyos. God used the wind. Yung hindi kaya nung kanilang military power to intercept, it was God that did it. Kaya nga ho, walang napinsala saan sa Israel. Kaya magpapatutuan, galing niya mismo sa Israel. Ayan si Sister Karen Dalma. Nandun siya nung panahon na yun. At nakikita rin natin ang news. You look at the news today, and they testify that our God really owns the wind. Amen. Alam nyo kahit na sa buhay ng mga Bible students at mga full-time workers, hawak ng Diyos ang mga text messages. Napakalaki talaga. Doon sa Bible school, bawal ang mayroong illicit or untimely relationship. Nagbawal muna yun. Hindi sa ayaw natin magkasawa, kundi kailangan makatapos muna. Pagkatapos ang makatapos, saka na lang maghanap ng mapapangasawa. Ganun naman talaga yun. Bihira, nagkakaroon sila ng yung research, nagdi-defend si ako, teacher noon. Biglang may nag-text sa akin, tinignan ko lang, kumusta ang iyong defense, love?
ay, bakit ako ito nilalablab dito? Eh, tinatawag ko dun sa office, pakitignan ka kung sino number yun. Ayun. Ay, si ganito, tinetext siya nagde-defend na yan. Kaya bakit naman mo four people sa akin na binigay yung text na yun? Ay, di nalaman namin na meron pala siyang ka-untimely relationship. Pinatapos lang namin yung kanyang defense. Pagkatapos ay sabi ko sa amin siya, may pag-usap ka na sa presidente, ito ang ating batas. No untimely relationship, you have passed in your thesis defense, but you have failed the HDC. No. Ayun, hindi na natapos. Bakit? Kasi nga, ang Panginoon ang may-ari ng hangin. Di ba pag nag-text ka, hangin niyang dumadaan? Tama? Kinuha niya, nilagay niya sa number ko. At maraming mga ganyan, mga wrong send. Amen? Oh, maraming napapind out dyan eh, sa cellphone na yan. Kaya yung mga high schooler, dapat talaga hindi mag-cellphone eh. At sa yung mga college na yan. Ayun tayo, dahil ko nakaganyan-ganyan. Because God owns the storm, there would be no peace. Pero may tinatago ka. Pag may tinatago ka ba, baka natulog ka ng maayos. Baka biglang managinip ka, pagkatapos nasasabi mo yung pangalan niya. Ano yung panaginip ko? Ano yung sinabi ko? Ay, may mga nabibis kong ganyan, di ba? Baka yung mga nanay, di ba nabis ko yung minsan? Sino yun, ha? Sino? Sino yung sinasabi mo? Ay, kasi nga, ay ba? Akala natin yun, mapaglalakala natin ang Diyos. No way, Jose. Amen? God, that is not part. There would be no peace. There would be no growth. Tignan po ninyo ang salita ng Diyos. Ay, kita natin, when Jonah, narinig niya ang salita, he would go down. And he would go down. And he would go down. There is no growth. Ang pagkikayong tumatas mo sa panawagan ng Diyos, hindi ka lalago kahit kailan. Sapagkat ang Diyos, kinakailangan niya, ikay palagawin. Kaya nasa tumatawag para ikaw ay lumago. And kita natin din ang punin nyo doon sa verse number 17. Now the Lord had prepared a great fish to swallow up Jonah. And Jonah was in the belly of the fish 3 days and 3 nights. Pabagsak ng pabagsak, pababa ng pababa, palalim ng palalim. Samantalang ang isang Kristiyano, ang plano ng Diyos, ikaw ay dapat lumalago. Kaya ang challenge ko sa iyo, kung ikaw ay nagbigay ng ganitong panahon, ay dapat ikaw ay lumalago, dapat ay lumalago ang iyong pananampalataya, dapat ikaw ay naglumalago sa iyong spiritual na buhay. Amen? Amen. Di ka na lang natili na ganyan. Kumusta ka na? Ganun pa rin kahapon. Hindi ho ganyan ang Kristiyano. Dapat ang Kristiyano, great! I am growing better than yesterday! Amen? Bilang mga anak ng Diyos ay dapat tayo lumalago, hindi pabagsak. Hindi ko yan ang disenyo ng Diyos. Kaya backsliding is never the design of God. Kaya kung yan backsliding ngayong umaga ito, get back to God and grow. There is no growth for those who flee the presence of God. There is no growth for those who will ignore the call of God. Kaya kung ikay tinatawag ng Diyos, ikaw ay dapat lamang na sumunod at alam mo na ikay pagpapalain ng Panginoon. That's the only way by which you can grow. Ang tao na tumatakbo sa panawagan ng Diyos at would ignore the call of God ay laging nag-uumpisa. There is no direction. Tignan nyo sa chapter 3 ng Book of Jonah. And the word of the Lord came unto Jonah the second time. So chapter 2 verse number 10, and the Lord spake unto the fish, and it vomited out Jonah upon the dry land. Verse number 2 of chapter 3, arise, go unto Nineveh, that great city, and preach unto the preaching that I bid thee. You know mo yan? Mag-umpisa na naman.
Dinala na naman si Jonah saan? Doon sa pinagtawa, kung saan sa tinawag ng Diyos. Noong una, sabi ng Panginoon, arise and go to Nineveh. Pagkatapos tumayo siya, umalis siya, lumihis siya. Ang Panginoon ay nagdala ng mga circumstances sa kanyang buhay para maintindihan niya siya tinatawag ng Diyos na yung tumatakbo. Pagkatapos iniluwa siya ng isla saan on the same spot where God has told him. And then he said, go! Nandun na naman, arise! Kung kapalig! Hindi nagbago ang panawagan ng Diyos. At kung hindi nagbabago ang panawagan ng Diyos, kahit gusto mong magbago, hindi mo pwede! Kaya nga, anong nangyayari sa mga natakbo sa panawagan? Paikot-ikot lang ang buhay. Paikot-ikot. Nandun siya, tag-nose, babagbago na pa. Kaya nga, anong pag ikaw ay Kristiyano? Dapat matutunan mo makinig sa salita ng Diyos. Amen? You know, it is also perilous sapagkat maraming walang buhay ang tao nag-i-ignore sa salita ng Diyos. There would be no life. There would always be death. Tingnan mo is chapter 4, verse number 11. And should not I spare Nineveh, that great city wherein are more than 60,000 persons that cannot discern between right hand and their left hand, you know so much cattle. Ilang katao niyan ang nais ng Diyos na maligtas at magkaroon ng buhay? More than 200,000. Biro mo yung buhay na mapapahamak kapag hinayaan ng Diyos na si Jonah ay manatili na tumatakbo sa panawagan ng Diyos. At kung pinabayaan niya si Jonah at hindi niya ginawa ng paraan para si Jonah ay makasunod sa kanyang panawagan, papaano na lang more than 200,000 people? Where will they go when they die? Pero mo yung buhay that will be wasted, 200,000 lives that will just go to hell, and in hell they will perish. Kaya ganun na lang kahalaga ang panawagan ng Diyos. Kaya kung ika'y tinatawag ng Diyos, napakahalaga that the role that you're going to play. And so you've got really not to ignore the call of God, but to follow the call of God. Ang buhay natin ay gagamitin natin not for ourselves, but for the lives of others. Tingnan po ninyo sa Ecclesiastes chapter 12. Ang totoong buhay na nagpapasaya sa atin, mga kapatid, ay ang buhay na nagagamit para ang iba ay magkaroon din ng buhay. Ecclesiastes chapter 12. Ano dapat ay tigilan mo na ang iyong pagiging selfish? Wala ka na ang ibang inisip kundi yung sarili mo. Kundi yung sarili mong kapakanahan. Alam mo kung bakit kayo niligtas ng Diyos at kung bakit ka tinatawag ng Panginoon? Because God wants to use your life so that other people will get saved. Let us hear chapter 12, Ecclesiastes chapter 12, verse 13. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Yan po ang ating trabaho. That's the whole duty of man. At tayo'y sumunod saan? Sa panawagan ng Diyos. At kung tayo'y sumusunod sa panawagan ng Diyos, we would know that we are going to spend our life to worth it, worthwhile ang ating buhay. Hindi ho masasayang ang buhay mo na gugugulin para saan? Sa panawagan ng Diyos. Sapagkat din ang ating buhay, what really makes life is really that we can be used to others. At po hindi tayo hayop. Amen. We are the beast. Ang buhay ay naroon sa kaluluwa. Kaya kung tayo naikinig ng salita ng Diyos, kaya tayo ay narilito at buhay upang ipanganan din sa kanila upang magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. And that they have it more abundantly. Yan po ang buhay ng isang tao. That defines clearly the different shades between beast and man. Yan po ang kaibahan natin sa hayop, mga kapatid, na tayo ay may buhay. Ang buhay na yan ay binigay ng Panginoon at ang buhay
buhay na yan ay dapat sumasagana. At dapat magamit niyang buhay na yan upang ang ibang mga tao ay magkaroon din ng buhay. And that can only be done when each of us listens to the call of God and not ignore it. Kaya nga, ang sabi ng Panginoon sa Hebrews chapter 3, in verse number 7. Kapatid, Hebrews chapter 3, look at your Bible. Wherefore, as the Holy Ghost saith, today, if you will hear His voice, harden not your hearts, as in the provocation in the day of temptation, in the wilderness. Kapatid, nalalawagan ng Diyos. And there is a peril if you do not follow. Pero bakit hindi ngayon? Nung nanawagan ng Diyos sa'yo, tinatawag ka ng Panginoon. Hindi ko alam kung anong panawagan ng Diyos sa buhay. Hindi ako ang Diyos. I just preach the word. But certainly if you're saved, are you saved? Amen. And certainly because you're a Christian, are you a Christian? Amen. And certainly because you are God's people, God has a plan for you. Merong plano ang Diyos sa'yo. Merong panawagan ang Diyos sa'yo. At hindi pa dahil marang-marang ang ating panawagan, but certainly God is calling you. And if He's calling you, will you accede to His call? Ngayong umaga, ikaw ba ay susunod sa panawagan niyo? Let us not ignore the call of God. Let us, indeed, if we hear His voice, let us not harden our hearts. Let's all stand. Nagilang Diyos, pagpalaan mo po ang salita na nahayag. Hindi namin alam, I don't know, Lord, personally, kung anong panawagan mo sa bawat isa. But certainly, I am persuaded na may plano ka sa bawat isa na nalilipin because you loved us all equally. Na minahal mo po kami, may plano ka po sa amin. Kaya nga po, hinihiling ko, Panginoong Diyos, na bawat isa makita nila ang plano mo sa nila, yung panawagan ng mga nalilipin. Ikaw po mangusap, Panginoong Diyos. Particular sa mga tao na tinatawag mo to go into mission as full-time mode. Kung meron man po, Panginoong Diyos, ay kayo tinatawag specially para sa gawain ko na siyang magbigyan ng buhay kayo na ayon. Knowing that there are perils when we ignore your call. Panginoong Diyos, mangusap ka po sa aming kalagitan, maging ang mga bisita na nakilito kayo. Higit na malaman nila na sila ay nawawala at magkakaroon lang ng buhay na walang hanggan kung sila ay pananampalataya sa inyo. Mag-usap ka po sa bawat isip na pinag-uusap. Kung may matagal nang nag-a-attend sa church na ito, pero hindi pa nakakilala siya bilang pinapalit na side friend that you would touch the heart. Makita niya ang kanyang pangangailan na siya ay nawawala, na hindi siya nakatidiyak ilang. Pero kung siya lamang ay tatanggap sa iyo, pagsisisi sa kanyang kasalanan, tatanggap sa iyo bilang pinag-uusap, I know that he will get saved. Open that heart, Lord. Open that closer. Makunawaan po na siya ay sumunod sa inyo. Manguna ka maging sa invitation sa pangalan ng Jesus. Amen. Habang dinutugtog ang awiting panay. At sa mga bisita, may lalapit po ng members ng church, Lord. Kailan nyo ito follow po. Sama lang po kayo sa mga. At kung meron po dito, matagal na nagsisipa. Pero alam mo hindi ka panalilig. Alam mong wala ka pang katiyakan ng lahi. Pag hindi ka lumapit sa isang member ng church, sabihin mo, gusto ko magkaroon ng katiyakan. At kung ikaw ay personally tinatawag ng Diyos, I don't know kung anong panawagan mo. Maybe full-time work. Maybe para maging isang missionary. Maybe ikaw ay para sa isang ministry. Bakit hindi ka lumapit sa Panginoon? At dito sa altar, dito may mag-uusap. Ano man ang panawagan ng Diyos sa buhay mo? You come to the altar and talk it out with God. Tapos, ano panawagan sa'yo ng Diyos? At hindi ka mag-usap sa kanya. God has a plan for you. Kung ikaw ay tinatawag ng Panginoon, at hindi ka lumapit sa altar, may pag-usap sa kanya. Ano panawagan? Don't ignore the call of God. Alam mo, tinatawag ka ng Diyos. Alam mo, tinatawag ka sa Muir. Ako tinatawag ka sa isang minis. Ako tinatawag ka. But
please kung God. Do not say no to Jesus.